Mahigpit na tinitiis ng 17 anyos na binatilyong si King Loy Sardea ang sakit na masugat na tinamo matapos sumabog sa kanyang bibig ang hinit-hit na vape o electronic cigarette. Nasira ang kanyang bibig at gilagid. Halos maubos ang mga ngipin. May sugat din ang kanyang ilong. Kwento ng kanyang inang si Grace, pumapalya na ang baterya ng vape ng anak. Kaya nakipagkita ito sa kachat para makipag-swap daw ng baterya. Nung binigay na daw po yung battery, di sinalpak na daw ng anak ko yon. Pagka salpak daw ng anak ko doon sa vape na yon, nung trinay niya, biglang sumabog. Hindi yata match yung battery na linagay doon, kaya yun sumabog. Agad naman daw nadala si King sa ospital, pero kailangan pa itong ilipat sa East Avenue Medical Center kung saan daw mas matutugunan ang kanyang sitwasyon. Iwa-watch out po natin dun sa patient is yung paghinga po niya. If the patient would develop difficulty of breathing, yung ganitong klase ng injury po ay delikado. Inoobserbahan pa ang biktima para maagapan ang posible pang komplikasyon. Pero bukod sa pinsala ng anak, matapos i-post ng ina sa social media nangyari, puro pambabash pa ang inabot nito mula sa mga tumatangkilik sa vape. Masasabihin pa nila fake news? Ito ba yung fake news na sinasabi nyo? Hindi ako yung taong gagawa ng kasinungalingan para lang magpasikat sa mga tao na ganito yung nangyari sa anak ko. Siyempre, bilang magulang masakit. Kasi kung sanayin sa kalagayan ng anak ko, mararamdaman nila. Mariz Umali, GMA News.